So, what's up mga ka-team, no? Dito na tayo sa ano, sa bagong project namin is hagdanan pa rin. Pero balis susundin natin yung mga kanilang mga paniniwala sa about sa hagdanan na yung tinatawag nila oro mata plata, oro mata plata. So yan ang gagawin natin dito sa hagdanan na yan. Tapos yung gagawin natin is doon sa kabila, pupunta doon sa taas, doon. Mag-umpisa muna kami maglagay ng ano ng damba para makapag-layout tayo ng ano, na makapag-layout tayo ng hagdanan. Pag mag-layout na at saka mag-level kung paano namin layout, i-actual namin itong ipapakita sa inyo kung paano mag-layout. Ng first tip is dapat nag-umpisa ka sa uro. Tapos yung pinakahuli dapat oro rin. Tapos yung landing dapat, kung bibilangin mo sa muna sa flooring, dapat apat lang na step bago mag-uro, bago mag-landing. Tansi na yan at saka itong isa, bali yun na yung pinakadulo niya sa hagdanan, yung step niya, bali yun ang dulo na sa kanto na yun sa itong elevation. Ito na yung flooring ng ano, ng landing niya, kasi kailangan mong lagyan ng landing punta dun sa taas kasi may sinunod tayo na oro mata plata. Yan, kung magkabaliktad ba yun, hindi ko pa kabisado yan eh. Sana kayo kung magkabaliktad. So ito ang unang step po, ito pumunta ng taas. Tapos galing dito kumuha ako ng 68. Yung 68 na yan, dito ko kinuha yan. Nagbuo ako ng apat na step dito. Tapos yung step niya is yung pahulog niya na ano, na pressure niya is 23. Tapos 30. Tapos kung malilito kayo sa ano, kung paano natin, kung paano kunin yung ano, yung paano ko ginawa. Ang ginawa ko, mula dito kuha ako ng apat na step, bali kaapat na yung landing. So, i-plus mo yan. 30 times 4. So, nagka bali 120. Ayan. 120. So galing doon sa ano, sa galing doon, susukat ka ng 120. Pagpunta dito. Ito na yung guide niya. Ito. 120. Ito na 'yung bali yung pinakadulo ng ano, 30, ikapat na step niya. Tapos ito ikapat na step. Ginawa nating landing, 'di ba? Galing dito sa 120, sukat ka ng 30. Dito yung mismo kanto, kanto na dito banda. Yung kanto niya. So nag-plus ako ng ano, nag-plus ako ng 38 para 68 yung landing niya. Ganun lang. Basta mula doon, susukat ka ng 120, yun ang yung ikaapat na step. Tapos magdagdag ka na lang ng ano, kung ilan mo yung ilagdag mo. Nagdidepende pa rin kung depende sa layout ng sa taas. Kung magkadiferensyado sila, kung hindi sila tatama, kasi dapat andun sa taas,
dapat anim lang na step, hindi siya pwedeng magpito. Dapat ang ikapito yung nasa flooring, nasa sa third floor. Yan. Basta basta ganito mga kadim, no? Yung mga ganito mga paghagdanan na style na oro mata plata, oro, dapat ang standard talaga niya is apat na step lang, ikapat yung landing, tapos anim dun sa taas. So mamaya pakita ko sa inyo kung malagyan ko na ng sahig yan, paliwanag ko pa rin sa inyo para paano ko inili out para kahit pa paano makatulong din sa inyo sa mga hindi pa masyado kabisado yung hagdanan. Kasi maraming mga karpintero, sa totoo lang, maraming mga karpintero pero hindi pa talaga alam yung kung paano iliat yung hagdanan. Tutunan para, kasi isang beses ka lang mahirapan yan, eh. Malagay mo na sa utak mo. Kaya mamaya pamahan ko pa yan, tapos lagyan ko ng mga mag-layout pa, i-layout ko pa yung mga step niya. Pwedeng mapag-layoutan dito. Bagay, pwede mong lagyan ng plywood dito sa gilid, pero talagang trabahoso na siya. So kino-compute ko na lang kung saan yung banda. Ang unang-una kong ginawa is siyempre apat na step dito, kasi ang kanilang gusto, ang gusto nilang step is mula dito sa flooring is apat hanggang apat yung bali flooring. Oro, plata, mata, oro. Dapat yung nasa landing ay dapat oro. Mula doon sa flooring, nagsukat ako ng 120, kasi 30 times 4 is 120. Kaya ito yung 120. Bali dito yung 30 niya. Tapos 30. Ito na yung landing niya. Tapos 30 uli. Tapos isa dito. Nagsukat ako ng 120.
Ayan, hinulugan ko na lang. Tapos yung sa pagkwenta naman kung bakit makukuha niyo to, bakit makukuha yung elevation ng kanyang ano landing. Kukunin mo yung ilan yung ibigay mo na ano na height ng kanyang step. 'Di ba? Katulad dito is 23 yung height na. Yung tuntunado nasa hulog 23. I-times mo lang yan ng ano 4. 23 times 4 is ang lalabas niyan ay 92. Kaya naglibil ako galing sa flooring, nilibilan ko, tinama ko dito sa poste. Tapos nagsukat ako ng 92. 'Yun na 'yun. 92, yung 92 top na 'yun ng buhos. Tapos ang buhos natin is ano lang 13. Ang buhos sa kanyang slab. Kaya nagbaba ako ng 13. 'Yun na yung bali flooring niya, yung ano niya, plywood. 'Yun ang bottom ng buhos. Ganun din sa taas. Dapat ang unahin yung i-layout, yung face, yung pinakadulo doon sa taas, yung last step. Yung kanto ang unahin. Yung ganito, ganito niya. Yung ganito niya ang dapat yung ano. Yan ang plywood mga ka-team na. Ito na mga ka-team no. Maglagay lang tayo ng pitik para yun na masundan sa ating forma sa siding para malagay sa linya. Talim dito sa baba punta doon sa taas. Bakal natin mga ka-team no. Ayan. So diyan sa ano sa gitna. Lagyan pa natin ng ano yan, bakal na 5'8". Ayan. So baka kung magtataka kayo kung ano sa mga expert na sa mga hagdanan diyan. Baka magtataka kayo at malaki yung ano yung sa hulog niya. Kasi hindi siya pwedeng ihati mo sa 18 or 20 kasi hindi allow sa puro plata mata, kaya dapat 6 lang talaga ang kanyang ano kanyang step. Ibali ikapito yung ano na yung nasa ibabaw na yung beam. Ayan. Tulad dito itong unang step oro yan, oro plata, mata, oro dapat oro talaga yung landing. Tapos oro plata, mata, oro plata, mata, oro kasi
dalawang step pa doon, no, sa may bandang paa niya. Ayan. So sa mga may magtanong, kung kasi pag ganitong sitwasyon sa paglagay natin ng hangganan is medyo mahirap talaga sa mga karpintero. Yung hindi mo kabisado yung ano, yung hindi mo kabisado yung paano iliat yung hangganan. Ang una mong gawin, siyempre unang step dito sa ano eh, ito yung unang step. Tapos nagdepende yun, nagdepende sa step nyo kung ilan ang ibigay. Halimbawa 20. Oh, 20. 20 plus 20, 20, 20, apat na po kasi siyempre 80. Galing dito sa flooring na ito, dapat nakaangat kayo ng 80. Yun na yung bali landing niya, yung pinakatuktok na buhos doon. 80, libilado. Yun na yung pangapat na ano, pangapat na halimbawa maglagay man ng ano ng landing. So ganun lang. Tapos kung baka malito kayo kung paano natin kung paano i-layout yung ano yung step niya papunta doon, eh kapareho lang din sa plus mo dito sa ano sa step niya. Tapos kasi ito 30, tapos 30 yun, 30 kung maglagay ka ng ano 30, 30 is 120. Dito yung 30 niya. Dito yung 30 niya. Dito banda yung 30. At saka para halimbawa magka-diferensya yung beam natin at saka yung concrete punta dito. Eh dapat sukatin mo yung ano, sukatin mo yung ano, sukatin mo yung beam papunta dito sa taas. Tapos ihulog mo dito. Huhulugan mo yan, tapos sukatin mo kung ilan yung natira. Natira na bali natira niyang space. Tapos i-plus-plus mula yung 30-30. Halimbawa katulad ng ano ng, halimbawa mga 300 galing doon is papunta dito is may naiwan na 200 200 na ano 250 or 270. Yan, i-divide mo lang yan sa depende sa inyo kung ano, depende sa inyo kung ilan ang gusto nyong ilagay na bali riser niya or step. So, ayan mga ka-team, no, yun lang ating video tungkol sa hangganan. Sana may natutunan din kayo sa mga video ko na ini-upload ko sa aking YouTube channel. Mag-comment lang kayo kung anong gusto nyo may katanungan kayo para magawa natin ng video. So, kung ngayon ka pa lang napadpad sa aking YouTube channel, eh huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube at pindutin mo rin ang bell notification para update ka sa aking mga video i-upload. Shout out pala sa mga Balauro family. Yan. Yan ang kasama ko sa Kalamyan. Yeah, Paul. Saka si Robin Balauro at saka si mga sumama mo. Senior Robin. Senior Robin Balauro. Shout out. Tsaka shout out din kay Angel Rose Tol. Shout out. At saka shout out din kay ano, kay Mas Buy Mas Antay Nyo Pang aking ante. Hindi, joke lang, joke lang. Papatawa lang. So salamat, maraming salamat, no. Bye bye.